Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Ishang Lucas. Sa video natin ngayon, mag-e-experiment naman tayo ng bagong hair rinse kasi grabe, sobrang impressive talaga at sobrang kahanga-hanga talaga yung nangyari sa hair ko mula nung ginawa ko yung green tea hair rinse kasi yung hair fall na nadanas ko for 2 years talagang nasolusyonan ng green tea hair rinse. I swear to this hair rinse, yung green tea, na sana itry nyo kasi baka maging effective din sa inyo. Kaya yun, after nung ginawa kong green tea hair rinse, nag-search pa din ako ng mga natural hair rinses na pwede kong gawin sa buhok ko para mas mapatibay siya at saka para tuluyan nang maging strong at maiwasan ko na yung pagkakaroon ng hair fall. So ang gagawin nga natin ngayon ay yung coffee hair rinse, ayan. Pin-repair ko na siya kanina bago ako maligo para lumamig-lamig na siya. At makikita nyo naman, nakabalot na naman sa towel yung buhok ko kasi nag-shampoo ako kanina. At iniikot ko siyang ganyan para mawala yung extra water sa kanya. So, hindi ako nag-conditioner as always naman sa tuwing mag-hair rinse video ako. Hindi talaga ako nagko-conditioner. At tignan nyo kung gaano kagrabe yung buhok ko talaga pag hindi nagko-conditioner. Oh, grabe, sobrang tigas. Ang hirap i-ano ng kamay, oh. Ang tigas-tigas niya na parang hindi mo alam kung paano siya i-detangle. Pag nagsha-shampoo ako mga pre, nakayo ko akong ganyan, hindi ko ginaganong-ganon yung buhok ko. Hinahayaan ko lang yung shampoo na tumutulo dito sa dulo. Pero ewan ko, basta shampoo lang yung ginawa ko, nagkakaganyan-ganyan talaga siya. At syempre, mula nung nagbuntis ako at nanganak, lagi talaga ako nagkakaroon ng hair fall. Kaya hindi po pwedeng hindi ako magko-conditioner. Kasi kung hindi ako magko-conditioner everyday or sa tuwing maliligo ako, mas lalong dadami yung hair fall. Eh yung nagko-conditioner nga ako, ang dami talagang hair fall. Pero grabe, mula talaga nung tinry ko yung green tea hair rinse, grabe, sobrang ang dami talaga na improve sa buhok ko. Kasi nabawasan na talaga yung hair fall. As in, zero na nga eh, yung pagkakaroon ko ng hair fall. So ngayon, simulan na natin yung ating experiment, which is yung coffee hair rinse. So punta muna tayo doon sa lababo. As always naman, doon lang ako talaga nag-hair rinse. At simulan na natin tong experiment na to. Itong coffee natin ay malamig na at pwede na siyang ibuhos sa ulo. Maraming iba't ibang paraan kung paano gagawin tong coffee hair rinse. May iba nililive on doon ng isang buong araw hanggang matuyo. Tapos i-style na. May iba hinahalo siya sa conditioner, hinahaluan ng coffee para maging instant or natural hair dye na nila. Yung mga may edad na, yung mga gray hair. Ayan, napapaitim nung coffee. So ngayon, titignan natin. Nag-picture na ako kanina. Kung sakaling may mababago sa hair color ko, kung gagawin ko tong hair rinse na to. So, ang gagawin ko, ibubuhos ko siya sa ulo ko, then patatagalin ko siya ng 20 minutes doon para mag-penetrate yung caffeine at iba pang nutrients ng coffee sa aking anet kasi doon natin siya kailangan. So, yun, simulan na natin. Pero bago yun, maglalagay muna ako ng towel dito sa bato ko kasi baka mabasa yung damit ko. Kaya din ako nagsuot ng luma at saka dark colored ko na damit kasi syempre kulay itim yung coffee. So, sayang naman kung magsusuot kayo ng puti tsaka bagong damit, mamamantsahan lang. Nandito na din yung aking hair cap. Niready ko na. At hindi ko nasusuklayin yung buhok ko. As is na yan. Hiririnse ko na siya ng ganyan. Since, ang method naman talaga nito, yung pinakahuling banlaw nyo. Siyempre, sa banyo naman, di naman tayo nagsusuklay doon, ha. Kaya, ganito na lang, diretso na. Mag-focus kayo sa anit ninyo. Ako naman, wala akong problema sa amoy ng kape. Actually, na re-relax ako sa amoy ng kape. Yung aroma niya. Kaya kahit i-leave nyo to sa ulo nyo, kung hindi naman kayo sensitive sa amoy ng kape, pwedeng-pwede. Mas okay kung yung kape gagamitin nyo ay yung hindi decaffeinated. Kasi ang kailangan talaga ng hair natin ay yung caffeine. Kaya nga naging okay din yung green tea hair rinse sa atin kasi may caffeine din ang green tea. Yan, sinasaw-saw ko lang yung dulo. At dito naman natin siya saling. Drain ko lang yung excess kasi tutulo lang yun sa damit ko. So ngayon, ibabalot ko muna siya sa hair cap. Ang pogi ko naman dito. Mukhang lalaki. Elvis Presley, ikaw ba yan?
So yan, ibalot muna natin siya for 20 minutes at after 20 minutes, babalikan ko kayo. Huwag nyo muna alisin to kasi tutulo-tulo yan dyan. 9 o'clock yun nung natapos ko siya. So, babalikan ko kayo ng mga 9:20. Mag-edit muna ako ng mga vlogs namin. 9:20 na. At ready na sigurong banlawan itong buhok ko kasi naka 20 minutes na siya. Grabe oh, malaking tulong na meron kayong towel dito sa batok nyo para doon pupunta yung kape. Sayang yung towel ko, siguro ibababad ko na lang to sa Sonrox para matanggal yung mancha. Pero yan oh, malaking tulong kasi hindi masyado nabasa yung damit ko, yung lining lang dito. So, tanggalin na natin yung cup natin, yung itsura niya. Yan. Hindi ko pa din inalis yung planggana ko dito sa lababo. Tingnan nyo. Para dyan ko ilalaylay yung buhok ko. Siyempre, madumi yung lababo natin. Kahit na basabihan yung sinasabunan ko naman yan, madumi pa din yan. So, huwag nyo hayaang lumaylay doon yung buhok nyo. Ayusin lang natin yung camera. Kahit hindi nyo na masyadong bandaman, okay lang yun. Kasi, yung caffeine ay mahalaga para sa ating buhok. May kita nyo yung pinagbanlawan ko, medyo nag-brown, syempre kape yan. At naka-ready na dito yung tuwalya ko. Pigain lang natin para mabilis na siyang matuyo. So, hayaan na muna natin ma-absorb din tong tuwalya ko yung excess na tubig sa buhok ko. Then, mamaya, suklayin natin siya. Tingnan natin kung maraming malalagas na buhok or kung ano ba yung nagawa ng coffee sa buhok ko. Lumambot ba yung buhok ko? Na-condition niya ba? Yun. Tingnan natin. Or kung may nagbago ba sa kulay. Bukas may kita natin yun kapag natuyo na yung buhok ko. And siguro na-absorb na nito yung tubig pa sa buhok ko. At magsusuklay na ako ng hair ko. Sa pakiramdam, kung ikukumpara doon sa green tea hair rinse, mas malambot yung buhok ko sa green tea. Parang mas nakokondisyon niya yung buhok ko. Susuklayin ko na yung buhok ko ngayon gamit tong suklay ko. 5 years ago pa to nasa akin. Ang tagal-tagal na nito sa akin. Ito lang talaga yung suklay na lagi kong ginagamit. Hindi ako gumagamit ng suklay na masyadong pino. Mula nung na-rebond yung buhok ko, ganitong suklay na talaga yung ginagamit ko. Kasi sinasabi ni Lab na pag rebonded ka, wag mo susuklayin ng basa yung buhok mo. Eh ako, syempre hindi naman pwede kasi magmumukha akong dugyute. Hindi na nga ako masyadong kaganda. Tapos, hayaan ko pang ganyan buhok ko. Ay, ano na lang talagang itsura ko. Kaya nagsusuklay pa din ako ng buhok. Sa mga bagong panood pa lang dito sa akin, yung buhok ko pala ay rebonded. Tapos, dati nagbi-bleach din ako. So, parang na-damage din siya. Tapos, na uwi kami sa Pinas, nagpa-rebond ako ulit. Then, pinakulayan ko din yung buhok ko. Medyo natanggal or ginupit yung ibang dry hair ko. Pero may naiwan pa din na dry dito sa dulo. And, tingnan natin kung ano magagawa ng coffee rinse dito sa buhok ko or mas okay pa ba yung beer rinse or yung green tea rinse. So yan, magsuklay na tayo. In fairness, kung susuklay naman pala siya, madali naman na siyang suklayin para nag-conditioner ka. Pero hindi ganun kasing lambot nung katulad sa green tea. Alam nyo, kahit ganito yung ginagamit kong suklay mula nung nabuntis ako at nagkaroon ng anak, kahit ganito kalalaki yung ngipin ng suklay na to, may nakukuha at may nakukuha pa ding buhok to. Kaya tingnan natin kung may makukuha siya ngayon. Makakatulong ba yung coffee sa akin hair fall? Kasi grabe yung green tea hair rinse. Talagang once ko pa lang, first time ko pa lang ginamit. Talaga may nakita na akong effect. Kaya tingnan natin ngayon kung ganun din yung mararanasan ko dito sa coffee. Kasi madami din nagsasabi na maganda daw to sa buhok ko eh. Ayun o, medyo may konting tigas. Nakita nyo. May konting tigas dito sa buhok ko. So, kung ayaw nyo naman ng atmoy ng coffee sa buhok nyo, pwede nyo banlawan mabuti. Tapos mag-conditioner kayo. Pero para sa akin, hahayaan ko na siyang ganyan. Kasi tolerable naman. Hindi naman ganun katapang yung amoy niya. Tsaka ako talaga, nare-relax talaga ako sa amoy ng coffee. Kung may pabango lang siguro na coffee, gagawin ko. Ipapabango ko. Kasi gusto ko naman yung amoy niya. Tsaka kung dito naman gaganda yung buhok ko, di ba, why not? Pagtiisa na lang. Eh yung pag nagpapariband ka nga or nagpapakulay ng buhok, minsan ang tapang-tapang ng gamot, pero tinitiis mo eh. Pero ito, oh, sa akin, okay lang. Tsaka kung i-conditioner ko kasi, iniisip ko, or isi-shampoo ko ulit, parang dinipit ko lang yung purpose kung ba't ko to ginawa. Diba? Siyempre, mawawash out lang yun. Yung iba nga, nililive on pa to ng hanggang gabi eh. Ng overnight, hanggang matuyo. Doon na talaga yung coffee. Pero hindi naman pwede sa akin yun kasi baka nag-worry ako, baka lumagkit yung buhok ko. Oily pa naman yung scalp ko. Mga buhok. Yan. Pero kung i-compare sa dati mula nung hindi pa ako gumagamit ng green tea hair rinse,
mas marami talaga nakukuha kong buhok nun. As in, pag nagsuklay ako ng ganito, may mga nahuhulog pa sa sahig. Tapos habang sinashampoo ko yung buhok ko sa CR or nagko-conditioner ako, talagang naiipon dun sa strainer yung buhok. Pero ngayon, nung nag-green tea hair rinse ako, hindi ko na talaga nakikita na may nag-accumulate na buhok sa may CR. Tapos, noticeable talaga na konti na lang talaga yung hair fall ko. Tingnan natin ngayon dito sa coffee. So, sa naging experiment natin na coffee hair rinse, ganito lang yung nakuha kong buhok. Ganyan lang yung nalagas. Yan. Sobrang konti kumpara dun sa dating hindi pa ako nag-green tea hair rinse. Kung ikukumpara dun sa ginawa kong green tea hair rinse nung nakaraan, medyo mas may konting dami to. Mas konti pa din yung nakuha ko nung nag-green tea hair rinse ako. Tapos, napansin ko, mas na-condition ng green tea yung buhok ko kaysa dito sa coffee. Pero tingnan pa din natin bukas, baka sakaling may nabago sa hair color ko, or baka mas shiny siya, or smooth, or silky. I-update ko kayo bukas. O mga friend, pasensya na hindi maayos yung lighting, pero ano na ngayon? 1:12 AM na, at ngayon pa lang ako mag-film. Naalala ko, hindi ko pa pala kayo na-update dito sa buhok ko after niyang matuyo. So, yan yung itsura niya, oh. Hindi na talaga ako magko-conditioner kasi una-una sayang yung pera. Nag-work naman pala yung mga ganito. Siyempre, less chemicals to and natural. Tingnan nyo, ang ganda ng buhok ko. Though medyo maligasgas siyang hawakan, pero kung titingnan nyo, straight na straight talaga siya. Hindi ako nag-plancha. Hindi ako mahilig mag-plancha, mag-blower, mag-curl. Kahit na may curler ako dito, hindi ako nag-curl. Tsaka wala akong plancha sa buhok. Talaga natural talaga yan mula nung natuyo siya. Ayokong gumagamit ng mga heat products, mga ganun, yung mga hair tools na maiinit kasi lalo masira yung buhok. Pero tignan nyo, oh, ang ganda niya. Oh, nagsusuklay ako ng brush. Siyempre, mag-film ako, kailangan maayos yung buhok ko. Magbi-makeup na nga ako ngayon, naalala ko, hindi pa pala ako nag-a-update. Pero tignan nyo, oh, sa color ng buhok ko, ewan ko kung may nabago, pero yun siya. Tignan nyo, diba? Ang straight in. Malambot. Though, pag ginawakan siya, medyo maligasgas, pero okay na to. Pwede naman ako magpahid ng oil. Pero ngayon, I've made my decision na hindi na ako talaga gagamit ng conditioner kasi sayang sa pera. Tsaka, para makaiwas tayo sa maraming chemicals. Kasi tingnan nyo, nag-work naman talaga yung mga gantong hair rinse. Oh. Tingnan nyo, para akong nagpareban. Straight na straight yung buhok ko. Dito sa dulo, yung mga dry hair ko, medyo maligasgas siya. Siguro yung coffee, hindi siya okay sa mga dry hair. Pero kung ang pag-uusapan ay hair fall, tsaka pagiging straight ng buhok, and shiny, okay na okay yung coffee hair rinse. Tingnan nyo, ang ganda talaga. Excited pa ako sa mga ibang hair rinse pa na gagawin ko in the future kasi natutuwa ako mag-discover kasi mas nagiging more on natural side na tayo and less chemical. And mas makakabuti yan syempre para sa ating health. So yan, sobrang saya ko sa naging result. And yun, mag-film na ako ulit kasi medyo this oras ng gabi. Maraming salamat sa panonood nitong vlog. Please like kung na-enjoy nyo. And comment down below ano pang mga hair rinse yung na-try nyo. May mare-recommend pa ba kayo sa akin na gawin ko para sa aking hair. And huwag nyo na din kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify kayo every time na nag-upload ako. Yun lang. See you on my next one. Bye!